namin pinatagubilin na lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, ang ating mensahe ngayon ay binigyan ko ng pagkagat ng corporate vision. Taken from John chapter 6, 52-69. Ito pong title ng message ay galing sa number 2 core values ng G12. Noong 2012, sa Baptist Camp sa Kapkaping Bataan, ito po ang mensahe ni Pastor Dan Osorio. Tinanong siya, ano ba ang sekreto nyo sa paglaki ng inyong church? Siyempre, hindi natin matatawagan ang ulong ng Diyos. At ito ang kanyang sagot. Sabi niya, sipag, gabing, mas ginalingan pa. He shared then the concept of G12 to the convention delegates. Noong panahon na yun, 2012, bago sa mga Southern Baptists ang konsepto ng G12. Ano na ngayon? 2016 na, no? Maraming methods ang itinuro sa amin para sa pagpapalago ng church. At isa nga ang G12 system sa mga methods na nagpalago sa ilang mga Southern Baptist churches din. Meron pa ang style na look for the man of peace. Yun naman ang ginamit ng Taga-Nueva Ecija. Kaya lumaki ang mga churches nila doon, dumami ang kanilang mga churches doon. Ang style naman nila ay hanapin yung man of peace sa bawat bahay. Pagpipray sila, tatanong ang mga pangailangan nila, at sila ipapinanamin. And eventually, dumami nga ang kanilang church sa ganitong sistema. May-share ko ito kay Sister Lilibet para sana doon sa Kamada. Going back to the church growth model ni Pastor Dan Osorio, binahagi niya sa amin ang mission ng G12. Mission ng G12, loving God, loving people. Matthew 22, verses 37-39, Jesus answered him, you must love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. This is the most important command. The second most important command is like it. You must love other people same way you love yourself. Sinabi niya rin sa amin, o sinabi niya rin sa amin, ang vision ng G12, to make every believer a soul winner. May stress po doon sa soul winner. Binahagi niya rin po sa amin ang goal ng G12, to make every believer a leader of leaders. May stress again doon sa leader of leaders. Kaya siya nakabold. Noon ko palang narinig ang mission, vision, core values ng G12 system. Sinare niya rin sa amin ang expected transition period of those churches undergoing G12. Nag-focus siya doon sa senior pastor at ng kanyang wife. Ito raw yung mga napagdadaanan ng mga churches, transition period ng mga churches na dumadaan sa G12. Sabi doon, the senior pastor and his wife should study the vision and the strategy. They should be caught by the vision. They should adapt the vision. At number 4, vision casting to the church leaders in church through preaching. Itong nakaraang dalawang mga linggo ay pinakita sa atin ni Pastor Ed ang gusto niya mangyari sa MCBC. Church on fire. Nasusunog na simbahan. O nag-aapoy na simbahan. Yun ang vision. And number 5, present the vision and strategy to the church. Sinabi rin sa amin ni Pastor Dan Osorio ang benefits of adapting the vision and strategy. Number 1, to obey the great commandment and commission. Benefit, ha? And number 2, to level up spiritual life and commitment. Kahapon nabanggit ni Pastor Ed ang pagkakaiba ng commitment at ng interest. Kung interested ka lang, ikaw ay nadidictate, nadidiktahan ng iyong kondisyon, ng sitwasyon. Pero kung committed ka, kahit na nung nakaharang sa'yo, wala makapipigil sa'yo. Number 3, family restoration and revival. Number 4, family and church financial breakthrough. Number 5, to produce more disciples and leaders through systematic training. Number 6, church multiplication and growth. Number 7, to have impact on the community and the government. And number 8, preparation to plant strong and healthy churches. First time niyo po bang narinig ito?
First time yung narinig? Okay. Ito po yung benefits na pag-adapt ng vision ng GQL. Di ba pagkaganda naman talaga ang mga benefits kung i-apply natin ang vision ng GQL? Ganda naman, di ba? Saka ko lang napansin na ang term na ginamit ay benefits, hindi goal. Benefits, hindi siya goal. Lately, tinanong ko po yung mga kasama ko sa Bible study, if they were given a chance to be a part of something big, from what field it would be? Kung magiging sikat o tanyag ka, saan field mo gusto ikaw ay makilala? Sabi ng ilang youth, they want to be a part of something big in the field of sports. Maging part ng national basketball team. Ito ba, di ba? Ito yung ultimate dream ng mga basketball player natin. Maging part ng national team. O kaya maging part ng national football team. Sa mga young pro, they would want to be a part of technology. Some in engineering, some in science, some in arts. Gusto nila maging part ng team na gagawa ng kuryente, low-cost, renewable energy. They want to be a part of a team that would find the cure on AIDS. They want to be a part of a team that would counter-attack cyber crimes. They want to be known in the field of arts to be a national artist. They wanted to be a part of something big. Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na maging kabahagi ng isang bagay na tatatak sa mundo, anong field ito? God has given us the chance to be a part of really something big. Yet, we just let this opportunity to pass by. Worse, we don't mind at all. Wala tayong pakialam. Kahit na binibigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging parte ng isang bagay na tatatak sa mundo natin. So, binasa natin kanina sa John chapter 6. John chapter 6 talks about the three kinds of disciples. In John 6:52-69, we see how the disciples responded to this bread of life message that Jesus delivered. Remember, we are dealing with people who have followed Jesus for quite some time. Chapter 6 begins with the miracle of Jesus feeding the 5,000. So sa unang part ng chapter 6 ng John, pinakita ron yung pagpapakain sa 5,000, verses 1-15. At ang cross reference niya ay ang Matthew 14:13-21. Pangalawa doon, ang ating Panginoon Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Nakita rin ito ng kanyang mga disipulo. Cross reference, Matthew 14:22-33. Bakit ko po sinasabi yung mga cross reference ng account sa John versus sa account sa Matthew? Matthew 14, di ba? Bago siyempre nakarating sa chapter 14 ng Matthew, ay marami pang chapters na pinagdaanan. Bago nakita ng mga disciples ang pagpapakain sa 5,000, ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig, ay marami muna silang natutunang katuruan mula kay Jesus. Katulad ng nung sa Sermon of the Mount. Matthew chapters 5-7 are chapters of many teachings. Chapter 5, the Beatitudes, the teachings of salt and light, the teachings of the fulfillment of the law, at yung portion na you have heard, but I tell you. You have heard, mababasa natin dyan, you have heard about murder, about killing, but I tell you. You have heard about adultery, but I tell you. You have heard about an eye for an eye, about the oath, about divorce, but I tell you. Yun yung portion na yun. You have heard about loving your friends, but I tell you. Or loving your enemies. Maraming tuturuan. Chapter 6, ito yung teachings about the foundation of the Jewish faith, giving to the needy, prayer, and fasting. Incidentally, yung foundation ng Jewish faith na giving to the needy, prayer, at fasting, ito rin po yung pillars of Muslim faith. Tayong mga Kristiyano, do we give attention to giving to the needy, prayer, and fasting? Chapter 6, meron pa mga additional teachings up to chapter 7. Treasures in heaven and the teaching of not worrying in it. Chapter 7, another teachings, judging others, as seek not the narrow and the wide gates, a tree and its fruits, the wise and the foolish builder. Ang daming teachings, ano, bago dumating sa chapter 14. It could be possible that the same disciples who heard these many teachings were the same disciples who saw Jesus fed the 5,000
and Jesus walked on water. Nakukuha niyo po ba? Yung mga disipulo na tinuruan noon from chapters 5 to chapter 7, sila rin maari o malaking posibilidad na sila rin yung mga disipulo na nakakita na pinakain ng ating Panginoon Jesus yung 5,000 at nakakita rin na lumakan ng ating Panginoon Jesus sa ibabaw ng tubig. Then, these disciples followed Jesus until the teaching of the bread of life issue. Ito na, turning point. Sa chapter 6 ng John, verses 53 to 54, Jesus said, "I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day." Sa Tagalog, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, maliban na ininyo ang naman ang anak ng tao, ininyo niyo ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang buhay sa huling araw. Turning point. Sa dinami-dami ng natutunan nilang turo mula sa ating Panginoong Jesus, dito na sila. Dito na sila nabistay. Mahirap nga naman tanggapin na kailangan parang maging cannibal sila, no? Para maging disipulo, para magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Imagine, kakainin yung laman, iinagin yung dugo. Sabi natin kanina sa John chapter 6, makikita ang three kinds of disciples. Number 1, verses 60 to 61. The grumblers or the complainers, mga nagbubulong-bulungan. First type of disciple. Ano na naman yung pakulo nila, Pastor Ed at Ate Opel? Kahawak daw tayo ng cell group at kailangan 12 ang cell members. Tayo daw ang mag-visitation sa kanila. Magpapalo at tawis kung tatapos magkakaya si Ripa tayo. Ano ba yan? Ang init-init. Bulong-bulungan. Second type of disciples, verse 66, the deserters o yung mga tumalito. So verse 66, makikita nyo, they turn back and no longer follow. Hindi na siguro natin kailangan ipaliwala kung yung mga deserters kung ano ang ginawa nila. Verse 69, yung pangatlong type ng disciples ay yung mga believers o naniwala. Mga nagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Mga nagpatuloy sa vision na ibinigay sa kanila ng Lord. Now, may gagawin tayo. I want you to close your eyes and envision MCBC as a fast-growing church. Sige, pagi tayo. Envision po natin, isipin natin na ang MCBC ay isa sa mga fast-growing church. Okay, pagi na. Ang MCBC ay may sariling building malapit sa highway para madaling makita. Ang MCBC ay may mga committed members and attendees. Tatlong worship services every Sunday. May 2 midweek service kada linggo. Maraming mga daughter churches. Maraming mission points. Ang MCBC ay umaabot sa komunidad. Sa MCBC, ang family relationship ay nare-restore. Ang MCBC ay working hand in hand with the government and the other agencies. Okay, buksan niyo na mga mata niyo. Maganda ba na envision niyo? Let's read again with the feelings the benefits of adopting the vision and strategy. Again, sabay-sabay. To obey the great commandment and commission. To level up our spiritual life and commitment. Family restoration and revival. Family and church financial breakthrough. To produce more disciples and leaders through systematic training. Church multiplication and growth. Have impact on the community and the government. Preparation to plant strong and healthy new churches. Ganda ba ng vision? Ang ganda ba ng benefits? In conclusion, ang vision ni Pastor Ed sa MCBC is to be a church on fire. A church that influences lives. A church that changes lives. A church that influences community. A church that changes community. How do you see the lives of our people today? How do you see our community?
God entrusted us with a vision. Mapapansin din po natin sa John 6:60. Sabi doon, many of Jesus' followers heard these things and said, this is a hard thing. This is a hard teaching. Who can accept it? Say, I mean. Many of Jesus' followers heard these things and said, this is a hard teaching. Who can obey it? International English Bible. Sabi ng commentaries, ang ginamit doon na word ay accept. Hindi hirap daw tanggapin. The Bible used the term accept and not understand. The Jews understood the message, but they did not accept it. The Jews understood the message, but they did not accept it. Doon po sa conference na itinatin ang tunon, sabi Pastor Randy, na ipahangi rin ang tungkol about the truth about vision. The truth about vision. Although we understood and knew its benefit, number one, it is hard to believe. Magkakaroon tayo ng 22 cell members, mahirap yan. Magkakaroon tayo ng sarili nating church building malapit sa highway, mahirap paniwalaan yan. Mababago natin ang komunidad natin, mahirap yan. Naintindihan nyo, tinanggap nyo. Another thing about vision, some will not believe. Nagkakayos-series tayo, huwag na! Sila na lang, kayo na lang. Magpa-follow up ako ng cell group members ko, huwag na. Hindi ako believe. And another thing about vision, many will turn away. Iwasan-iwasan natin ngayon. Now that God entrusted you with a vision, Jesus is asking you the same question He has His disciples. So verse 67, then Jesus said unto the 12, will ye also go away? Sa vision na binigay sa inyo ng Diyos, tinatayin kayo ng ating Panginoon. Aalis din ba kayo? Iiwalay din ba kayo sa vision? Hindi rin ba kayo bibili? The decision is yours. Have a moment with God and say your decision. Tayo din na namin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa mensahe na binigay po sa amin tungkol sa vision, tungkol sa pangitain, tungkol din sa mga benefits ng pagsunod sa inyong pangitain. Nawa, Panginoon, ang mga pangitain na ibuhin po sa amin, tunay na po na kami po ma-embrace. Maging bahagi ng aming sistema, maging bahagi ng aming buhay, Panginoon. Laging katulad po ng rock cycles at gagaposos na sila po ay naniwala ay binibin niyo at pagpaguloy, Panginoon. Panginoon, sa mga dalangin ng mga anak mo dito ngayon sa Pupero Maragon, magawa sila ng desisyon ngayon dito sa MSPC na maging part ng vision mo, maging part ng programa mo. Honor their prayers, honor their decision. Tatawagin ko po si Pastor Ed para sa prayer. Maraming salamat, Pastor Randy. Patuloy po rin po tayo na sa atitid ng pananalangin as we contemplate the message of God, as we respond to the challenge of the Lord Jesus Christ sa kanyang mga alagad, patuloy po ay hamon po sa atin. Kadot ng sinabi ko po nung last Sunday, patungkol po sa Church on Fire. Yung pangatlong punto na ibinahagi ko.
those who are committed to the vision of God. At ito po ay matatagpuan sa Acts chapter 26, verse 19 to 28. Doon si Apostle Pablo ay nangaral kay Agrippa at kay Felix at sa ibang mga Jewish leader. At sinabi ng Apostle Pablo, I am not disobedient to the vision of God. At si Apostle Pablo ay ginamit ng Panginoon to transform people. And he turned the world outside down sa pamagitan po na kanilang ministry at nakalang po progression to the Lord. Ang aming po sa atin sa umaga nito at hindi po ang challenge ng Panginoon sa Paulus. Will you also go away because of this vision? Are we willing to be committed to the vision of the Lord Jesus Christ? At napakaraming benepisyo kung tayo po ay susunod sa vision ng Panginoon. Lalo po sa kanyang magandang hangarin dito po sa Messiah Christian Patricians. Walo po yung mga benepisyo na ating pong maranasan. At ako po'y naniniwala mas higit pa ang ating pong maranasan ng mga benepisyo at mga pagpapala kung tayo po ay susunod sa ating kain ng ating Panginoon dito po sa ating pong nation. The Bible says in Proverbs 28, without a vision, people will perish. Kaya mga kapatid, sa umaga nito, tayo po ay sumunod sa pangitain na ito ng Panginoon. Katulad ng Apostle Pablo. Kasi kung tayo po ay hindi susunod sa vision na yun, magiging disobedient po tayo sa salita ng Panginoon. At dahil po tayo ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos, ang tawag po sa atin ay rebellious. Mga rebellious. At kailanman, hindi po natin maranasan ang pagpapala ng ating Panginoon kung tayo po ay sumusuway sa kanyang pong mga panukala at mga adikari. Kaya sa umbagin ito, are you willing to pay the price for that vision? At naniniwala po ko na pag ito po ay ating pong tutuparin at susundin, if we commit ourselves to this vision at hindi na matigilistado, kundi committed Christians, naniniwala po ko, our lives will never be the same again. We will receive the blessing of God, the favor of God, and this church will be used by God for His glory and for His honor. At ang lahat ng ating pong mga adikainis sa iglesia nito ay tunay po na ipagkakalob ng ating Panginoon. All we have to do is just to be with Him, to be committed and ready to pay the price. Ito, dalhin ko po by the grace and by the mercy of God lahat po kayo ay matibuhin. And the Bible says in Psalm 103 verse 2, the people will be willing in the day of His power. At ang dalhin ko po, Panginoon, at ang dalhin ko sa araw ito, this will be the day of God's power and all of us will be committed with our condition of the Lord Jesus Christ. At naniniwala po tayo, at ako'y naniniwala na ang buhay natin will be blessed by God. He will pull out His mighty blessing, His great favor, His full protection and victory sa buhay po natin, sa ating pamilya, maging sa ating po iglesia. Tayo po yung nalangin. Kung tayo po ay
inihit po ng Panginoon, kinukumpit, kinanggap niya ng Panginoon sa atin po. Jesus Diyos, umalim, manalangin po tayo. At anuman ang aming panalangin sa umalim, Lord God, we honor your prayer, your faith, and we will bless us. We will bless you in so many ways. Let's pray silently. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe. Salamat po sa panalangin ng inyo. And I hope and pray na siya po isupunod sa inyong mga pangitain. Hindi lang po sa gesek ito, hindi sa mundo ito. And I ask and pray in Jesus' name that you will bless their lives and their family. In Jesus' name, anuman ang kanilang mapangilangan sa araw nito, starting today, O God. And I pray, as you have said in your word, in Jeremiah 33, verse 3, call unto me, and I will answer you, and I will show great and mighty things that thou knowest. Lord, in Jesus' name I pray that you will do, not only show two great and mighty things upon your people, upon this church, upon your family, and upon these streets. Salamat po. And we receive it by faith, Lord. We receive your blessing. We receive your great favor, Lord. And I pray, Lord, that you do miracles upon miracles sa bautisa, sa iglesia, to transform people, Lord, to transform lives, to transform community, and to transform our country. By your grace and by your mercy. Salamat po pala sa commitment ng bautista. Pagpapalayan po sila para conceal this prayer, Lord, by your Holy Spirit. And starting today, maging committed po kami sa aming pong paglilingkod. Salamat po kayo. At umaasa kami, Ama, na ibubuhos mo po ang iyong mayamang biyaya pagpapala sa kanya sa bawat. And they will know, makikita ng mga tao sa aming kapaligiran, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kamag-anak at mga sabuhay, na ang Diyos na aming sinasamba ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong gabay. Salamat po sa iyong pagpapala. For this we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Once again, ating pong palapakan.